May pinabibili sila sa akin? Mahinang saad ko na pinaliit at lambot ang boses. Napapamura na lamang ako sa isip-isip ko. Ah, tao ka ba dito? Ngayon ka lang kasi namin nakita. Halos lahat ng maid sa loob kilala na namin. Tanong pa nito habang binubuksan ang gate. Yeah? Siyempre sagot ko at tuluyan ang lumabas ng gate. Ingat, Miss Beautiful. Pabol pa nito at napapasipol pa sila ng mga kasama nito. Marina akong napapikit at sapos sa noo. Liib akong napangiti ng agad na may humintong toxic sa harapan ko kaya sumakay na ako nang walang makahalata sa akin. Nangunot noo ako ng masulyapan ng katabi kong driver na napaka-nerd ng itsura. Kulot-kulot ang malagong buhok nito na nakasombrelo. Nakasuot ng stripes na polong maluwag at nakalihis hanggang siko. Maong nakupas ang pantalon at may dalawang nunal na malalaki sa baba at ilong nitong maliit pero matangos. May suot din itong malaking round glasses at napaiwas ako ng tingin ng lingunin ako nito na napapangisi. Kaya napansin ko ang may kakapalan nitong bibig na tila namamaga ang itaas nitong labi. Shit! You look absolutely gorgeous, Charles! Langiya, mas maganda ka pa sa amin? Bulalas dito. Nalaki ang mga mata kong nakahawak sa braso nito nang makilala ko ang boss nitong napahalakak at patuloy lang sa pagdodrive. Erica? Manghang bulalas ko ikinalingon nito at dahil napalapit ako dito sa sobrang excitement at pagkabigla ko ay mabilis itong humalik sa noo ko na ikinaligas at kurap-kurap ng mga mata ko. Ramdam ko ang pag-iinit ng mukha ko at parang napasong napabitaw dito na tawang-tawa. Yes, baby. The one and only. Nangiya, nagbuka akong batang uhugin sa ayos natin na. Pambihirang buhay ito. Masasakal ko na talaga yung girlfriend mo eh. Bulalas nitong napapailing sabay kindat sa akin na ikinangiti ko na rin at napaayos ng upo. Hindi ko mapigil ang mapangiti at ma-excite sa pagkikita namin ng baby ko. Parang inahapros ang puso kong nagtutulungan silang anim sa problema ng isa. Katulad na lamang ngayon, nasakit ang may problema. Sama-sama silang anim na nareresolba ang problema. Magdadrama pa ba ako? Kita at ramdam kong hindi biro ang kinakaharap na problema ni Kate at yun ay dahil sa akin. Napakarami dyan lalaki mas higit pa sa akin pero heto at pinaglalaban niya ako sa lahat. Mahal na mahal niya talaga ako dati pa man at napakaswerte kung ako ang mahal niya. Kahit napakapilya at kulit niya ay sobra-sobra naman siyang magmahal at magpahalaga. Paano ko naman kaya matitiis ang babaeng yun? Gusto kong magtampo sa kanya pero mas nananaig sa puso ko ang maiparamdam din sa kanya kung gaano ko siya kamahal, kung gaano ko nangungulila sa kanya, kung gaano ako kasaya na makasama na siya. Teka, nasan ba siya? At bakit ganyan ang ayos mo? Takang tanong ko nang mahimasimasan ako. Do you trust us? Napalunok akong tumango ng bahagya akong nilingon nito. Ngumiti itong ipinarada na ang taxi. Napapilig ako ng ulo sa lugar na hinintuan namin. Isang napakalumang abandoned hospital building. Nakakakilabot ang itsura na tila may mga nagkalat na kaluluwang ligaw sa paligid. Para na nga siyang haunted building ang itsura sa sobrang luma at sira-sira nito. Let's go, baby. Untag nito ikinatawa ko at napasunod nang bumaba dito. What? Natatawang tanong nito na nakataas ang makapal niyang kilay nang mapahawak ako sa braso nito. Napakasiga niyang maglakad na tila wala lang sa kanya ang lugar. Baka nga kahit may tumalon sa harapan namin na zombie na wakwak ang leeg at naliligo ng dugo, ay makikipagkwentuhan pa ito. O kaya ay biglang may mahulog mula sa mga sira-sira at butas-butas na kisame na isang nakabigting babaeng nakaputi ay baka ngingisian lang nito. Napakaastig at tapang pa naman nila na dinaig nila ang tibay ng dibdib ko. Maging nila Derek at Alex na mga kaibigan kong asawa at kasintahan ni Jessica at Leia. Sisipul-sipul pa itong prentang naglalakad habang umaakyat kami ng hagdanang napakadumi na puno ng mga tuyong dahon. Puro agaw at alikabok ang paligid na nangingitim na ang puting pintura. Maging ang mga salaming bintana ay basag-basag na. Erica, bakit dito? Nakakatakot naman eh. Kinikilabutan ako. Kabadong reklamo ko nang huminto ito sa isang silid at nabasa ko ang karatulang morgue.
Ngumisi itong napapakagatlabi na hinapit ako sa bawang kaya namilog ang mga mata ko. Alam mo bang gusto ko, Tito Charles? Napalunok ako nag-iwas ng tingin. Ano bang pinagsasabi mo? Mainang saad ko na hindi makatingin sa kanya ng diretso. Kita ko naman sa peripheral vision kung nakatingala pa rin ito sa akin at nananatiling nakayapos sa bewang ko. Kaya hindi ko mapigilang mailang at kabahan. Kano mo kamahal si Kate Charles? Hmm? Paanas nitong ikinalunok ko. Mahal na mahal. Look at me, Charles. Mautoridad nitong utos na dahan-dahan kong ikinatunghay dito. Patapang ko sinalubong ang mga mata nitong matiim na nakatitig sa mga mata ko. Anong kaya mong gawin para sa kanya? Kapag ba iniwanan kita dito mag-isa at patulugin kita dito buong magdamag na ikaw lang mag-isa, magagawa mo? Kapalit noon ay ang makakasama mo na siya habang buhay. Napalunok akong naligas sa sinaad nito. Napakaseryoso nito na tila binabasa ako sa aking mga mata. Napalingaling ako sa kabuuan ng kinaroroonan namin na nakakakilabot lalo na't nasa tapat kami ng morgue. Kapag ba dito kita itatago habang inaayos namin ang problema na kinakaharap ni Kate dahil sa pagmamahalan nyo, magagawa mo bang manatili dito sa building na ito? Nang wala kang ibang kasama? Kaya mo ba? Kaya mong gawing intayin siya dito, Charles? Kasi si Kate, wala siyang hindi kakayanin kung ikaw naman ang kapalit. Kahit nga buhay niya, handa niya itaya, makasama ka lang. Maprotektahan ka lang. Ikaw ba? Anong kaya mong gawin para sa inyong dalawa? Para akong napipilan sa mga tanong nito, lalo na't napakaseryoso at matiim ang mga mata nitong nakatutok sa akin. Oo, kaya ko. Lahat kaya kong gawin, Taisin. Kung dito niyo ako itatago at kapalit ay malaya ko siya makasama, nakahanda ako, Erica. Nakahanda ako na tumira dito, makasama ko lang siya dahil walang saysay ang buhay ko kung hindi ko na siya makakasama. Walang saysay lahat ng pagsisikap ko kung hindi rin naman siya makakasama ko habang buhay. Matapang kong sagot na ikinangiti nito at napatango-tango. Tinapit pa ako nito sa balikat. Paano ang ibang mga babae nagkakandara pa sa iyo, Charles? At isa na ako sa kanila. Kaya mo bang tanggihan kung babae na mismo ang bubuka ka sa harapan mo? Hmm? Malambing na tanong nito na napapakagat labi. Napalunok ako nag-iwas ng tingin sa mga mata nitong napakalagkit tumitig. Erica, please. Kibigan kita. Nararespeto kita hindi lang bilang babae kundi bilang matalik namin kaibigan. Ni Kate, kung ginagawa mo ito para subukan ang katapatan ko sa kaibigan mo, pues nagsasayang ka lang ng oras. Kahit sinong babae maghubad sa harapan ko, hindi ko papatulan. Kahit ikaw pa iyon, Erica. Mahal ko si Kate. Mahal na mahal ko siya at wala akong ibang ikakama kundi siya lang. Mas lalong lumapad ang pagkakangiti nitong tinapik-tapik ako sa braso na ikinahinga ko ng maluwag. Sinusubukan lang kita, Charles. Huwag ka mag-alala. Pasado ka na. Tara, tanggapin mo ang regalo namin sa'yo. Ano to na muli akong hinila sa hagdanan paakyat. Napalabi ako napangiti na sumunod dito. Napakapilya talaga nila kaya nakakakaba silang kasama. Lalo na kung wala si Kate sa paligid na siyang pumoprotekta sa akin sa mga kaibigan nito. Pagdating namin sa rooftop ay may kinausap ito. Saka ko lang napansin ang diamanteng maliit na hikaw na nakasuot sa butas ng tenga nito. Did you hear us, buddy? Nagdidiwang ka na yan na marinig kung gaano kanya kamahal. Saad nito na nangingiti. Napalunok ako na hindi lang pala kami ang nakakarinig ng usapan namin kundi maging ang baby ko. Napalabi akong hindi mapigilang mapangiti sa pakanan ng mga ito. Nandito na ang sundo namin. Don't worry, everything is under control. Anito nang may helicopter na bumaba sa harapan namin at inakay na ako nitong sumakay doon. Inilalayan pa ako nitong makapasok bago sumunod. Magkatabi kaming umupo at nagsuot ng seatbelt. Sinanyasa naman ito ang piloto kaya umangat na sa ere ang sinasakyan namin. Muling bumilis sa antibok ng puso ko sa kung saan na naman nila ako dadalhin. Ngunit ang lalong nagpakabog sa dibdib ko nang sunod-sunod kong ikinalunok nang mapansin ang baril na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Ano bang nangyayari? Pipingusal ko. Pilit kong kinakalmang isip at puso ko sa mga susunod na mangyayari. Napapikit na lamang ako't winaksi ang mga agam-agam sa isipan kong lalo ko na ikinakakaba. Malaki naman ang tiwala ko sa kanila. Oo, pumapatay sila pero hindi naman sila nandadamay ng mga inosenteng buhay. Kundi ang mga taong halang ang bituka na marapat lang linisin dito sa mundo.
Ilang sandali lang ay lumapag na kami sa rooftop na parang mansyon sa laki at nandito sa tuktok ng bundok kung saan puno ng kakahuyan ang paligid. Nakahinga ko ng maluwag dahil kahit paano hindi naman nakakakilabot na lugar ang pinagdalhan nito sa akin. Tahimik lang akong napapasunod dito nang magtungo ito sa may pinto at bumaba ng hagdanan. Isang floor lang ang binabaan namin at pumasok sa malawak na hallway. Kapansin-pansin na wala ni isang pinto kaming nadaanan. Sa dulo ng pasilyo ay may isang double door na hinintuan namin at sabay nitong pinihit ang doorknob, kaya bumungad ang isang malawak at magarang silid sa amin. Nakangiti itong tiningala ako. "We're here now, baby. Dito mo na intayin si Kate. Huwag ka lalabas ng kwarto. Babalik na ako ng Manila. Ibinilin ka na namin sa mga tao dyan sa baba. Pahinga ka muna, paniguradong papagurin ka ng dalmundong iyon." Namula ako at napaiwas ng tingin, lalo na't napapangisi ito nang makahulugan ang tingin iginagawad sa akin. "You're blushing, baby." Tudyo pa nito na ikinakamot ko sa ulo. "Oh, one more thing, baby. Huwag ka munang maghilamos at magbibihis, sabi ni Dalmundo." Kindat nitong ikinatikom ng bibig ko. "Ano ba nangyayari?" Sa wakas ay naisa tinig ko ang kanina ko pa gustong itanong. Mamiti itong tinapik ako sa balikat. "Ask her. Maiging sa kanya manggaling." Tumango akong pilit na umiti dito. "Sige, salamat. You're welcome, baby. Anything for you. Enjoy your stay here. Oh, buntasin mo na ang lukalukang iyo nang wala nang kawala sa'yo." Gagat labing tudyo nito sa baykindat. Napahalakak pa itong napailing nang namula ang mukha ko sa sinabi nito. Magdidilim na sa labas pero wala pa rin sakit. Nababagot na ako, idagdag pang naka-costume pa rin ako kaya pakiramdam ko'y mangangati na ang mukha ko sa makeup. Muli ako lumabas ng balcony para makalanghap ng hangin. Napangangan na lamang ako sa ganda ng tanawin na bumungad sa akin. Mas maganda pala dito paggabi na dahil nagmisto lang mga bituin kumikinang ang mga ilaw sa kabahayang kaharap nitong kinaroroonan ko. Natigilan akong biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang bumukas ang sliding door dito sa balcony na kinaroroonan ko at naramdaman ang pamilyar na presensya at pabango nito. Napalabi akong agad na tumulo ang luha. Napakapit ako ng mahigpit sa railings. Hindi ko mapigil ang mapahigpit nang yumakap ito nang napakahigpit mula sa likuran ko. "Are you enjoying the view, my gorgeous baby?" "Kate! My jaws dropped nang makita ang picture ni Charles na pinadala sa akin ni Danica. Matapos nila itong ayusan, maging si Leia, Jessica at Karen ay napanganga nang agawin ni Jessica ang phone ko at walang kakurap-kurap ang mga itong pinakatitigan ang baby ko. "Tom, si Charles ba talaga ito, buddy? Eh, mas maganda pa pala siya sa'yo ah." Bulalas ni Jessica. "Tom, you... lalaking lalaki yan, no?" Nagtawanan ang mga itong napapailing na namamangha pa rin tinititigan ang picture ni Charles na tila manikang buhay sa ayos na naka-mini-made uniform makeup at wig ng wavy blonde na nakalugay. Ang ganda nga niya. I admit it. Mas maganda pa pala siya sa amin. Hindi na ako makapaghintay magpalahi sa montarda na iyon. Kahit 2 dosen ang anak pang ipunla sa akin ay go! Nandirito pa rin kami sa safe house ko at binabantayan sa mga kaharap naming nakahilarang monitor ang galaw nila Julia at Jake habang nagpapanggap sila sa katauhan namin ni Charles. Mabuti na lang at busy si na Tito Frederick at Tita Shella na magulang ni Charles kaya hindi nila napapansin si Jake na nagkukulong lang sa kwarto ni Charles at ginagampanan ang role as broken hearted kaya nagmumukmuk, lalo na't nakaaligid pa rin sa labas ng mansyon nila ang ilang kalalakihang nagmamasid sa galaw nito. Mga walang utak. Habang si Julia naman ay nananatili sa suites ko sa hotel namin at doon pinapupuntahan sa secretary ko para sa mga pipirmahan ko sa opisina. May mga suot din ang mga itong smartwatch na konektado sa aming anim in case na magka-problema dahil alam naman naming nakataya din ang buhay at kaligtasan nila sa pagpapanggap bilang kami ni Charles. Mahirap nang maisahan kami nila Lance kaya maingat ang bawat kilos namin. Napapangisi na lamang ako dahil si Erica ang nakatokang susundo kay Charles sa mansyon na magpapanggap na taxi driver. Panay ang mura nito nang tawagan kong pinag-disguise ko ng nerd para walang makakilala sa kanya at wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Makabawi-bawi man lang ako sa buwang iyon sa palaging panlalanggi sa baby ko.
kung hindi ko lang siya kaibigan ay pinadala ko na sa Mars at doon maghanap ng baby niyang alien. Lahat naman kami ay talagang may angking kasutilan, kaya kami-kami rin ang nabibiktima, pero hindi nagtatrayduran. Asaran lang, bawi-bawi at malas namin nila Leia at Jessica dahil natagpuan na namin ang mga baby namin kinababaliwan namin, kaya heto at kami ang punteriya lagi nina Erica, Karen at Danica sa mga jowa bells namin. Lalo na ang Erica na to. Hindi kami magkasundo ng buntot dahil baby ko ba naman ang laging pinupunteriya. Buti na lang at good boy ang baby ko. Who are you? Maarteng si Tanilea na ikinalingon namin at napahagalpak ng tawa nang dumating na sa Erica at nakapang-nerd pa rin ito. Pabalang nitong tinanggal ang wig, reading glasses at fake gums nito na ibinatong lalo namin ikinatawa. Napapahawak na ako sa tiyan ko na naninigas na dahil hindi maipinta ang mukha nito. Damn you all! Singal nito na nagpipigil na rin na matawa at pinagbabatukan kaming limang tawang-tawa sa kanya. Nagmarcha itong pumasok ng silid at ilang saglit lang ay nakaligo at bihis na itong ngising-ngisi. Akin ang huling halakhak. Hinalikan ko ang baby mo, Del Mundo. Napalas ang ngisi ko sa isinaad nitong ikinalapad lalo ng ngisi sa akin. Pinaningkitan ko itong napahaplos lang ng ibabang labi kaya napatitig ako doon at napapalunok. Pigilan niyo ko. Lumalabas ng sungay ko. Madiimbanta ko kaya mabilis nila akong niyakap. Si Leia at Karen ay yumakap sa paanan ko habang niyakap ako ni Danica at Jessica sa kabila ang braso. Ngisi-ngisi naman ang kaharap namin na tumungga ng wine at nananadyang napapahaplos sa bibig habang matiim na nakatitig sa akin ang nang-aasar niyang mga mata. Now, I understand why you're so crazy in love with him, buddy. He's so pure and innocent. His lips, his touch, his breath. Natigilan ito sa pag-arte na napapahaplos ng lalamunan at nanlalamlam ang mga mata sa akin nang inisang waksi ko lang ang apat na nakayakap sa akin habang pinalilisikan na itong namutla at napaatras. Nagngingit-ngit ang mga ngipin kong napakuyom ng kamao at dahan-dahang naglalakad palapit dito na panayang atras. Dom, Del Mundo! Control yourself! I'm just kidding! Tarantang bulyaw nito dahil nagsitabi na ang apat na siyang umaawat sa akin kanina. Dahil para na akong mabangis na fox na mananakman lang daga. At itong babae na to, ang dagang biktima ko. Did you kiss my baby? Singhal ko na nagingit-ngit ang mga ngipin. Napangwi ito. Sana ulang naman, body. Shit, tatabasin ko yung uso mo. How dare you kiss my baby, ha? Bulyaw kong hinila ang samurai na nakasukbit dito sa gilid ng wall kaya napakaripas ito ng takbong hinabol ko. Tom Del Mundo, sana ulang yun? Isa lang at 2 seconds lang tinagal? Sigaw nito na nakikipagabulan sa akin dito sa likod bahay ko saan ang swimming pool. Kahit na, baby ko yun! Nanggagalaiting bulyaw ko na dinuduro-duro dito ang mahabang samurai na hawak ko habang nasa kabilang side ito ng pool. Tatawa-tawa naman ang apat naming kaibigan na matamang kaming pinapanood ni Erica. Baby mo pa lang, hindi mo pa asawa? Why so possessive, ha? Sila yung pinapalikan din naman sa noot, pisngi ang asawa, ah. Sigaw nitong natatawa. I'm not Leia. Sorry na, ang damot, ha? Isa lang, eh. Hindi naman sa labi. Si Danica nga, mas malalang atraso, body. Natigilan ako na pakunot noo sa isinagot nito. What do you mean? Napangisi itong napalingon sa gawin nila Danica na nalalaki ang mga mata kay Erica na tila nagbabanta. Damn you! Bulyaw ka ni Danica na dinuro itong tinaasan ng kamay at pinakitaan ng middle finger. Damn you! True body! Di pwedeng ako lang matitiras din ang mundo! Sagaw din itong natatawa kay Danica. Danica? Bulyaw ko kay Danica na napatakbo sa gawin ni Erica sa kabilang gilid nitong pool at binatukan lang naman sa Erica. Natatawa-tawang gumanting binatukan nito. Pinaningkitan ko ang mga ito na napaayos ng tayo at napapangiwi sa akin at design. Dinakma lang naman niya ang puwet ng baby mo, body. Namilog ang mga mata ko sa pagsusumbong ni Erica na ikinabatok sa kanya ni Danica na halatang guilty. Body, hindi. Pinalo ko lang. Kaagad na depensa nito. Umigting ang pangako. Ganto sila, eh. Lagi na lang kawawa ang baby kong minomulas siya na nila lalo na kapag wala ko. Pinalo mo? Hindi ko pa pinapalong pet nun. Napangwi ito. Body naman. Sorry, ang tambok, eh. Nakakagigil? Shit!
Napahagalpak ng tawa ang mga ito sa malutong kong mura. Madilim na makalapag ang chopper sa rooftop nitong bahay bakasyonan na pinagdalhan namin kay Charles sa Baguio City. Panay ang buga ko ng hangin at hindi mapigil ang kabahan sa 2 linggo naming hindi pagkikita at pag-uusap. Pagpihit ko ng pinto ay bumungad ang napakatahimik na silid namin. Dahan-dahan akong pumasok at napangiti nang masilip ito mula sa salaming dingding na nasa gawin ng balcony at matamang nakatukod sa railings habang nakamata sa view sa nakaharap naming kabahayan. Sobrang bilis ng tibok ng puso kong tila madudurog na sa loob ng ribcage nito habang dahan-dahang naglalakad ako palapit dito. Nangilid ang luha ko na yakap ito mula sa likod na nanigas at kalaunay na pahagulol na mahigpit na humawak sa mga kamay kong nakapulupot sa tiyan nito. Tumulo ang luha ko at nakaramdam ng ginhawa na sa wakas ay naipuslit ko na ito malayo sa panganib. Binaklas nito ang mga kamay kong nakapulupot sa tiyan nito at dahan-dahang pumihit paharap sa akin. Sinisinok na ito at namumula ang mga pisngi at tungki ng ilong. Ngumiti akong pinahid ang luha nito na matamang nakatitig sa mga mata ko. Taka na, baby. Nandito na ako. Malambing na saad ko. Nag-iwas ito ng tingin at tinabig ang kamay kong ikinakurap-kurap ko. I know. May mga mata ako, Miss Kate Del Mundo. Kita kita. Hindi ako bulag. Pagsusungit itong ikinatanga ko. Napairap itong nagmarchang papasok ng silid kaya taranta ko napasunod dito. Galit ka ba, baby? Dapat bang matuwa ko? Pabalang nasagot nitong ikinanganga ko. Shit! Napahawi ako ng buhok ko pataas ng tumatabing sa mukha ko. Napakaseryoso nito na salubong ang kilay at kita ang galit sa kanyang mga matang nakatutok sa akin. Baby, hindi itong inaasahan kung ibubungad mo sa akin, ha? Nagpamewang itong kunot pa rin ang noo. Bakit ano bang inaasahan mo, Miss Del Mundo? Hmm? Sasalubungin kita ng yakap? Sasabihin, welcome home, baby. Come to daddy. Ganon? Taas kilay nitong pagsusungit na ikinatigil kong parang hindi ma-process ng utak ang inaasta nito. Pagkak itong natawa na napailing sa akin. Nakipaghiwalay ka sa akin. Nakalimutan mo na. Kaya pala lamig mo na sa akin noon dahil may iba nang nagpapainit sa'yo. Napakurap-kurap akong napatanga sa madiing asik nito. What the hell, Charles? Bakit umaattitude ka na sa akin, ha? Gusto mo bang ibalibag kita dyan sa kama nang mabuntas na kita, ha? Palabang singhal ko na makabawi-bawi ako. Napataas kila itong may pilyong ngiti na sumisilay sa labi. Baliw ka talaga. Ako ang magpabalibag sa'yo sa kama at magbubunti sa'yo. Napatikom ako ng bibig na tama naman siya. Pagkak itong natatawang napailing at isa-isa ng binabaklas ang botones ng blouse habang kagatlabing nakatitig sa mga mata kong nagniningning at nananabik ng muling masilayan ang kakisigan nito. Shit, 2 linggo na rin ang tinayos ko. Miss na miss ko ng baby ko. Saan ka pupunta? Napasunod ako dito ng akmang hukubarin na ang blouse na tinalikuran ako. Maliligo. That's a great idea, baby. Sabay na tayo. Nakangising saad ko. Pumiit itong tinaasan ako ng kilay na napapangisi. Napalunok ako. Hindi kasi ugali nito nangisian ako. Ako ang madalas gumagawa noon sa kanya mula noon hanggang ngayon. No, maligas ka. What the hell? Malutong na napamura ako na ikinatawa nito at naiiling. Baby, nagsusumamong pagtawag ko dito na napapanguso. No, may password na bago ka makalapit sa akin. No touch, no hug, no kiss, no romance, no sex. Napangangako na pakurap-kurap sa madiing saad nito na napapangisi sa nakikitang reaksyon ko. Don't you miss me? Pagpapaawa ko. I do. Then why are you avoiding me, baby? Humakbang itong bahagyang yumuko sa may tenga ko. Find the password first, baby. Hmm? Paanas nito at hinipan ang punong tenga ko na ikinatayo ng mga balahibo ko. Napangisi itong pinaningkitan ako na tumalikod na at nagtungo ng banyong sisipol-sipol. Lang niya monterde? Miss na miss na kita eh. Sigaw ko na napasunod dito. Napahalakak lang naman itong tuluyang pumasok ng banyo at nilak ang sliding glass door. Kaya hindi na ako nakasunod sa loob. Sinadya pa nitong ilihis ang kurtina kaya kitang kita ko siya mula dito sa labas. Nangaakit ang mga mata nitong napapakagatlabi habang dahan-dahang hinuhubad ang lahat ng kasuotan.
Napahagod ako ng lalamunan kung natutuyo na nang mapasunod ang tingin ko sa katawan nito. Bakit siya nagpapakipot? Sinabihan ba siya ng mga baliw kong kaibigan na mag-attitude sa akin? Shit, ang Erica na yun. Malalagot ka sa akin. Matitiris na talaga kitang bruha ka. Parang hibang na pagkausap ko sa sarili. Maya pa'y bumukas ng pinto. Nakabusangot akong nakalukip-kip na nakasandan ng headboard ng kama. Kita ko naman sa peripheral vision ko na lumabas ito na nakatapis lang ng towel sa bewang at napupunas ng maliit na towel sa buhok nito. Parang nahihipnotis mo akong dahan-dahan na napalingon dito at sunod-sunod na napalunok. Stop it, Dormundo. Lalo mo lang pinahihirapan ang sarili mo. Napaangat ako ng tingin dito napupunas ng buhok. Kimi itong umiti na kumindad pa. Wisit na to. Ikaw to nagpapahirap sa akin eh. Esmid ko. Natawa naman ito. Do you want me to bring you to paradise, baby? Napalunok ako sa husky voice nitong mas pinalalim, lalo na kaysarap sa paninig ko. Nagningning ang mga mata kong automatikong napangiti na napakurap-kurap ditong parang mahinhin at mahihiyaing tuta. Kita ko naman ang pag-aliwalas ng gwapong mukha nito. Nagningning din ang mga mata pero napapakipot pa. Gasain kita eh. Naman, bebe. So, show the start? Malambing na sagot ko. Unti-unting napalitan ng pangisi ang ngiti nitong ikinapalis ng ngiti kong pinaniningkitan nito. Password first, baby. Tom. Napapanguso akong nagngingit-ngit ang mga ngipin. Hindi na talaga ako natutuwa. Hindi itong inaasahan ko sa pagkikita namin. Kakainis. Ano ba kasi ang password ang hinahanap mo, baby? Paglalambing ko. Shit, porket alam niyang miss na miss ko na siya ay uma-attitude na siya. Inihagas naman ito sa tabi kong phone nito. Nagtatakaman ay dinampot at binuksan ko yun pero may password. Open it, Kate. Enter the password. Kapag nabuksan at nahulaan mong password na gusto mong marinig mula sa akin, you're free to do whatever you want. Hindi ako aalma. Hindi ako magre-reklamo. Anito na seryoso pa rin ang mukha at tono habang nagpupunas pa rin ang basang buhok nito. Napahirap akong ikinangiti lang nito. Kahit paano'y napangiti ako na makitang larawan namin ang wallpaper pa rin ito. Password, password. I-reset kong phone mo eh. Careful, Kate. You only have 5 trials to guess the password. Paalala pa nitong may pilyong ngiti sa mga labi. Napaismid akong binuksan ang phone nito. Wala bang clue? At least bigyan mo naman ako. Napakunot nung ako nag-iisip na maaaring ipinasword nito. Ay, pinapahirapan pa ako. Something that I want to ask you and they only accept 3 letters or 1 word as your answer, baby. Nakangising saan nito? Yung ngisi na hindi mapagkakatiwalaan kaya pinaningkitan ko itong napakindat lang at nagtungo na ng cabinet para kumuha ng isusuot. Ano bang gusto niyang itanong sa akin na 3 letra lang o 1 word lang ang gusto niyang sagot ko? Napapakibot-kibot ang uso kong nagkakandahaban na napangisi. Could it be comeback, baby? Mabilis kong itinipa sa screen nito ang comeback, baby. Napapikit akong ikinalay kang okay at napamura ng wrong password. Shit, 4 na lang. Napabuga ko ng hangin. Could it be I love you, baby? Napangisi na naman ako. Muli kong itinipa ang word na I love you pero napamura lang akong muli nang mag-warning ito. Umid, Charles. Wala ka talagang pahinga sa akin kapag nabuksan ko ito. Napahalakak ito na marinig ang pagdadabog ko. Nakapajama at plain white shirt na ito na nakangising dahan-dahang naglalakad palapit na inirapan ko. Shit, 3 na lang ang chance ko. Pipingusal ko. Napapakagat labi akong napapaisip na pwede pa. More clue, baby. Gusto mo bang gawin natin ito? Lingon ko dito ngumiti na tumangong ikinalapad ng ngiti ko. Really? Tommy, sex lang pala eh. Shit! Napahalakak ako ng malutong itong napamura na napobos sa pagkakasamit. Watch your mouth, baby. Alas mo mo magsalita. Paninermo na itong ikinahagiki ko. Mabilis kong itinapa ang sex pero John. Wrong password. Napahalakak itong marinig na mali ang password kaya nabato ko ng unan sa mukhang sinalo lang naman ito. Seriously, baby? Do you really think na yan ang gusto kong sabihin at gawin natin? Tudyo nito na napapahawak na sa chance sa kakatawa.
Kahit nababanas na ako, ay tuwang-tuwa pa rin naman ako sa loob-loob ko na makitang napakasaya nito. Napahinga ako ng malalim. Dalawa na lang at mauubos na ang 5 trials ko. Ayoko na nga, bukas na lang. Pagsusungit ko na itinabi na ang phone nito sa bedside table. Humiga ako at nakabusangot na idinantay ang braso sa mga mata. Mahala nga siya, magpakipot siya hanggat gusto niya. Ramdam ko ang pagod ko at nagpatangay na lamang sa antok. Manigas pala ha? Maramdaman lang kitang hahalik o haplos sa akin kung hindi kita balian ng tadyang. O, pakaarte mo. Pailip na ako nang maramdaman bumangon ito kaya pinakaramdaman ko na lang at kunwaring nahihimbing na. Nagtungo ito ng banyo at saglit lang ay may dala itong face towel at isa-isang hinubad ang suot kong boots, jeans, leather jacket at ang sando ko. Napahinga ito ng malalim na maingat akong pinunasan mula ulo hanggang paa bago binihisan muli ng t-shirt at pajama na maluwag sa akin. Napangiti ako nang tumalikod na itong ibinalik sa banyo ang pinalinis sa akin at mga pinagbihisan ko. Nanatili ako nagtutulog-tulugan ang maramdaman ng mga yabag nitong papalapit sa gawi ko. Lumundo ang gilid ng kama at maingat itong nahiga sa tabi ko na pinuunanan ako sa braso niya. Napapangiti na lamang ako nang kabigin ako nitong ikinulong sa kanyang bisig habang hinahaplos sa ulo at panayangalik sa buong mukha ko. Kunwari pa kasi, may papassword-password pang nalalaman pero nalapit din naman. Yayakap-yakap at tahalik. No touchdown, no hug, no kiss, at no sex. Di rin naman ako matiis. Napapangisa ako na mag-vibrate ang phone nitong dinampot nito. Napasilip ako ng isang mata at nagdiwang sa loob-loob ko na nabasa ang itinipan nitong password. Marry me, baby. Kaya naman pala ang tatanggapin niya lang na sagot ko ay 3 letters or 1 word, which mean yes. Muli din ito ibinalik ang cellphone at maingat akong inayos ng higa na muling marahang pinaghalikan sa buong muka. Napangisa akong yumapos sa batok nito at sinunggaban ng mga labi nitong ikinatigil nito at napapisil sa bewang kong yakap nito. Let's get married, Charles. Habang inaayos nila Danik ang problema, magpakasal na tayo, baby. Unahan natin ang mga taong gusto tayong paghiwalayin. Bulong ko sa pagitan ng aming halikan. Bago muling masuyong inangki ng mga labi nitong unti-unting tumugon at mas kinabig akong ikinulong sa bisig nito. Really? Pakakasalan mo ba talaga ako? Nagniningning ang mga matang tanong nito. Napatitig ako sa kanyang mga mata at hinaplos sa buhok. Yes, baby. Pakakasalan kita. Nangilid ang luha nitong mabilis na tumulo na pinahid ko. Nangingiti kong hinayaan itong inilapat dahan-dahan sa akin ang mukha at napapikit ng lumapat na mga labi nito sa akin na ikinayakap ko sa batok nito. Panay ang buga ko habang inaayusan ko ang aking sarili. Simple lang naman nakasal namin ni Charles dito mismo sa rest house dahil maluwag naman ang bakuran at gusto namin ng wedding garden. Magpapakasal din naman ulit kami pero sa ngayon, kailangan muna naming madaliin ang mga bagay-bagay nang wala nang magawa si Lance kapag nagkaalaman na dahil mag-asawa na kami ni Charles. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdanan para lumabas na ng bahay. Napapayuko naman ang sabay-sabay sa akin ang mga tao namin dito na magalang bumabati sa akin na ginagantihan kong pabalik.